And guys, so we are back again. Hindi muna tayo sa ano, mga mobile gaming. Yan, gagawa naman tayo ng tutorial regarding YouTube. Paano ba kumita sa YouTube? Ganyan, paano ba magkaroon ng 1,000 subs? Paano malampasan yung 4,000 watch hours? So bago tayo mag-start, kung naghahanap kayo ng beats, free beats para sa mga videos nyo, sa mga vlog nyo, sa mga cinematic o whatever na YouTube videos nyo, check nyo to. Hypebeat. Pasub na rin, pa-like and pa-share nung YouTube channel niya at mga videos niya. Bago tayo mag-start, syempre kailangan nyo ng YouTube channel. Gagawa kayo ng YouTube channel nyo gamit yung Gmail. And gamit yung Gmail account nyo. Yan, so itong channel ko nito is more on gaming. Yan, nag-trial and error ako. Dahil bago-bago yung game na to, maraming nanonood. Or may ilan-ilan na nanonood. Pero actually na buo ko yung watch hour, 4,000 watch hour ko dahil dyan sa game na yan. So ang number one tip ko guys, ay maghanap kayo ng sarili nyong category. Yan, so suggest ko sa inyo is maghanap kayo ng, mag-isip kayo ng magandang topic, category, or for example, about tech, about fitness, about cooking, about whatever kung gusto nyo, daily vlogs nyo, buhay nyo, ganyan. And then, mag-stick kayo doon. Kasi itong sa akin, itong channel ko na to, nag-experiment ako eh. Yung ibang channel ko, may kanya-kanya silang category. Gaming, mga benchmarks, mga ganun. Preview ng game, mga ganyan. Nag-testing ako dito. Pero sa, doon naman sa gaming, PC gaming, ang hirap sumabay kasi may mga well-established na videos na about dun. Nag-try din ako ng travel videos pero di man tayo maka-travel everyday. Meron din gumagawa ng mga ito, mabenta to. Ito guys, mabenta to sa YouTube. Tignan nyo to, 5 months ago, naka 1.7 million views na siya. Ayan, 78 million views, yan o. Ang ginagawa lang ng mga taong to is naghahanap sila ng video clips dito rin sa YouTube na nakalagay is Creative Commons. Pwede nyo tong gamitin itong mga video clips na to. Maghahanap kayo ng mga videos na nakalagay is Creative Commons. Let's say workout yan. Tapos mag-filter kayo Creative Commons yan. So tignan natin to. Nakita niyo tong Creative Commons, sabi niya dito sa baba, reuse allowed. So, pwede niyo tong gamitin. Pwede niyo gamitin to sa compile kayo ng videos regarding workouts or exercise. For example, yun yung ipupush niyo na YouTube channel niyo. Yan, ito yung gagamitin niyo. So for example, ito. Trinay ko rin to eh, pero sobrang kailangan kasi parang every day. Upload ka ng 3 or 5. So, si Panda, PUBG 10. So, alam ko pwede niyo gamitin yung video ni Panda eh. Yan, pwede nyong gamitin. Ito yung mga YouTuber na hindi madadamot. Pwede nyong gamitin yung clips nila. Yan, pwede nyong i-compile. Pero syempre, i-compile nyo yan. Hindi pwede. I-download nyo ito, tapos i-re-upload nyo sa channel nyo. Hindi pwede. Kailangan may konting edit. Yan, tapos i-compile nyo. Gawan nyo ng PUBG Mobile, Funny Moments, yung mga ganyan. Mabenta yan. Pero syempre, kailangan nyong makipagsabayan dyan. Gagawa kayo ng YouTube nyo. Gamit yung Gmail. Yan, tapos ang next is, second is, gagawa kayo ng, mag-isip kayo ng YouTube niche. Meron akong kasabayan nung nasa Manila kami. Gumawa siya ng YouTube niya. Pangalan nun. Napin ko lang guys. Hindi ito yung, ang naging main ano niya sa YouTube, naging main content niya is about sa mga clearing operation sa Manila. Gagamitin ko na rin siyang example. Dahil dun, yung YouTube channel niya, nag-boom. As in, na-monetize agad. Dumami yung subscribers niya, yung views, mga ganyan. Sumasama siya kay, dun sa mga clearing operations ng Yorme. Ni Yorme. Yan, sa Manila. O, tignan nyo rin to si Gadget Addict. Ano to, foreigner to. Na, ano, ang mga videos niya nung una, about tech, nagre-review siya ng mga gadgets dito sa channel niya. To si Papa Pau pala. Grabe to, ang bilis umangat nung channel niya. Dahil dun sa mga clearing operations ni Yorme sa Manila. Hindi naman yan yung main content niya dati. Yun. Yan no. Nakita nyo yung content niya guys. Yung mga thumbnail niya na yan, meron siyang template. Kaya mabilis na lang siya nakakagawa ng thumbnail ng mga videos niya. Yan, consistent yan mag-upload. Halos everyday sila nag-upload. Kaya syempre, pag may lakad yung clearing operations, kung saan area man sila, sumasama sila eh. Yan guys. So, ang number 3.
is mag-daily uploads kayo regardless kung anong topic na tatahakin nyo sa YouTube. Kasi hindi magsi-circulate yung videos nyo sa YouTube kung paisa-isa lang. Kukunin kasi ni YouTube yan. Play natin to. Kukunin kasi ni YouTube yan. Tapos ilalagay niya dito sa next videos sa side. Ilaline up niya dito yung video nyo. Diba? Sa sobrang dami ng uploads niya. Oh, meron isa dito. Dalawa. Tatlo. Apat. Diba? Sa sobrang dami niya, naka-line up siya dun sa mga related videos na in-upload niya. You know, related kay Mayor Isko. Yan, ito, related na naman to sa kanya. Ito pa. Kung mapapansin nyo, try nyong panoodin yung channel ito ni Papa Pau. Mapapansin nyo, ang dami nilang mga vlogger na nakabuntot sa mga clearing operations. Tapos, halos lahat hindi nagsasalita kasi nag-voice over na lang sila pag i-edit nila. Kasabayan ko to gumawa ng YouTube channel niya. Pero tignan nyo, 251k subscribers na. Tignan natin yung estimated na kita niya. So, yan yung channel niya, guys. So, yan yung estimated monthly niya. Try natin convert. So, itong monthly niya is, sabi natin ito yung minimum. Yan yung monthly niya, guys. More or less. Diba? Sabi natin 10,000. Yan yung kita niya. More or less. Hindi ko sigurado pero ito yung madalas na ginagamit ng mga YouTuber pag nagpapakita sila ng daily income nila or monthly. Guys, kita nyo? Yan. Consistent lang siyang mag-upload. Meron siyang nakuhang idea. Sumama sila kay Mayor Isko. Diba? Isa pa. Yung isang nag-upload din ng Rohan Mobile Gaming. Ito guys, tignan nyo yung subscriber niya. 1,400 something lang. 1,400. Tignan natin yung kinikita niya. Sabihin natin, $27 lang. So meron siya ng monthly. Kung yan lang yung kinikita niya. O may 1,300 pa rin siya, diba? May 1,300 siya. Kailan lang ba videos nito? Kunti lang videos nito, kailan lang to nag-upload. Pero yan lang ginagawa niya, mag-i-install siya ng game, i-screen recording niya lang, tapos upload. Yan, pero nag-upload din siya ng YouTube, ay ng Rohan Mobile eh. So, tignan ulit natin, paano kung 431. So, yan yung monthly niya. More or less pa yan, kasi every month, pwedeng umangat, pwedeng buwaba, noon yun. O, yung yearly niya, dollars yan guys ah. Kasi dollars yan napapadala sa'yo, 5,200. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung income niya. So, number one, gagawa kayo ng YouTube channel nyo. Number two, mag-isip ng kung anong gusto nyong content, kung anong gusto nyong gawin sa mga videos na i-upload nyo. And guys, number three, upload kayo daily. Kasi hindi pwedeng mag-upload kayo every week lang ng isang video. Hindi lalarga yung YouTube channel niyo guys. And number 4, gumawa kayo ng parang schedule kung kailan nyo a-upload. Kasi aabangan kayo ng mga magiging subscribers nyo. Sa una, huwag nyo isipin yung subscribers and views and likes. Kasi trust me, wala talagang manonood sa channel nyo. Kasi hindi kayo kilala. Hindi pa kilala yung channel nyo. Pa nila alam yung content nyo. Yan. Pero once na na-establish nyo na yung content ng channel nyo, unti-unti nang darating yung mga manonood guys. Promise, hindi yung mga kamag-anak, kaibigan, barkada, tropa, kainuman nyo yung manonood ng YouTube channel nyo. Hindi sila. Mga strangers yung mga unknown people yung manonood sa channel nyo. Yan. Kasi pag nag-daily uploads na kayo ng video nyo, dun, unti-unti nang magro-roll yung video nyo sa... Ang magiging content nyo is ayan, yung mga mahilig mag-workout, post ng video workouts nila. Upload nyo sa YouTube guys, try nyo lang. Kasi pag nag-daily uploads kayo nito, meron at merong manonood sa inyo na hindi nyo kakilala. Let's say, naghahanap ng mga workouts, gano'n. Siyempre, i-indicate nyo rin dun sa video nyo yung mga ginagawa nyong workout. Yan, siyempre, susubaybayan nila yung mga results nyo, gano'n, diba? Yan, basta mag-daily uploads kayo, tapos maging consistent lang. Hindi pwedeng nag-upload ka ng last week ng 7 videos. Nag-daily ka. Tapos yung the next week, hindi ka na nag-upload ulit. Parang mawawala kayo sa lineup. Tingnan natin yung kinikita ni Alex Gonzaga. Kahit di na to mag-artista eh. Grabe yung channel nito. O yan, artista nga naman, di ba? Kaya hindi niya na naging problema yun. Kasi sikat na siya eh. So estimate natin, $9,400. So yan ang monthly niya. More or less. Tignan nyo naman yung stats ng YouTube channel niya guys. Yan, kahit magkape nga lang yata to at video niya, may manonood eh. Kasi guys, artista nga naman siya, diba? Okay na lang humusga kung ayan yung maniwala. And more or less, yan yung kinikita niya, guys. Sabi natin, totoo to.
Yan ang earnings niya ng isang taon. Pero pwede pa itong tumaas. Pwede rin bumaba. Pero estimate natin. Sabihin natin yan nga, di ba? So yan yung kinikita niya. Yan. Yan parang every week siyang nag-upload. Every week ba? Yan lang guys. Kasi sikat nga naman siya. Maraming artista ngayon na nag-YouTube. Kasi may pera dyan. Sa una lang talaga mahirap. Masala kung hindi naman, parang tayo, hindi naman tayo artista. Kasi nakikipagsabayan tayo dito sa mga well-established na YouTuber na yan. Kung gusto nyo rin, ano, photography, about photography, video. Yan yung gawin yung content nyo, di ba? Yan. Kung gusto nyo mag-subscribe dito sa Music Club, masubscribe. Yan. Subscribe kayo dito. Maganda yan. Yan lang guys. Daily uploads lang ang technique dun. Gawa lang kayo ng video tapos upload nyo. Eventually, may manonood dyan. Darating yung mga subscribers nyo. So, sa next video na lang ulit guys. Peace!